Ayon sa grupong bigkis ng mangisda, patuloy ang Chinese Coast Guard sa pagharang sa mga mangisda at makapasok sa EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc na fishing grounds ng mga Pinoy, hindi na sila makapasok sapagkat hinaharang ng CCG at ang nagpipilit ay hinahabol. Ang ibang mangisda na sumusubok sa Kalayaan Island Group na mangisda ay hinaharang na din ng CCG. Ayon pa sa grupo, hindi lamang mangisda ang kinukuha ng mga Chinese, kundi pati mga corals. Ang mga giant clam o taklobo ay sinisimot ng mga ito. Gumagamit umano ng mga malalaking makinarya ang Chinese fishermen. Naglabas din ng mga larawan ng Philippine Coast Guard sa ginagawang kawalangyaan ng mga mangisdang Chinese sa West Philippine Sea. Isinapubliko ang ilan sa mga naging aktibidad ng mga mangisdang Chinese sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal mula pa noong taong 2016. Mula sa pangunguha ng mga giant clams o taklobo na nagtagal ng hanggang taong 2019, hindi pa nakontento ang mga mangisda mula sa China at kinayod pa ang seabed ng Baho de Masinloc para makahanap ng mas marami pang mga kabibe. Naaktuhan din ang pangunguha nila ng mga puffer fish at mga pagi. Makikita naman sa larawan na ito ang pangunguha din nila ng mga pawikan kung saan ang isa sa mga ito ay namatay kalaunan. Ayon sa PCG at National Security Council, napagpapatunay lamang ito na matagal nang sinisira ng China ang marine environment sa Panatag Shoal. Na hindi totoo yung sinasabing ang ginagawa nating pag-expose ng agresibong paggalaw ng China, paninira ng environment, pangaharas ng Filipino fishermen only happened during this administration. The objective of this is to give the right information to the Filipino people. Ayon sa PCG, ipinasa ang mga video at litrato na ito sa Office of the President at National Intelligence Coordinating Agency noon pang panahon ng Administrasyong Duterte. Subalit, hindi alam ng kasalukuyang mga tauhan ng PCG kung nagkaroon ba ng aksyon tungkol dito noong panahon ng Administrasyong Duterte. Hinamon ng National Security Council ang China na buksan sa international scrutiny ang Baho de Masinloc upang mapatunayan na hindi sila ang sumira sa marine environment ng nasabing bahura. They are the ones that are there right now. They are preventing us from going inside the lagoon so that in order for the world to find out if China indeed has fulfilled its obligations under international law, buksan natin yung Baho de Masinloc to international scrutiny. We can ask third-party environmental groups or even the United Nations to do a fact-finding mission to determine the environmental situation in the Baho de Masinloc. Gagamitin ng pamahalaan ang mga nakuhang litrato at video bilang karagdagang ebidensya sa paghahain ng kaso laban sa China. Nangangambang marami mga mangisdang Filipino sa West Philippine Sea na baka sa mga susunod na araw at linggo ay tuluyan na silang mawala ng hanap buhay. Ito ay dahil na rin sa pagiging dominante na ngayon ng mga mangisdang Chinese at silang naghahari-harian sa lugar kung saan dating pinangingisdaan ng mga Pinoy na mga mangisda. Kung matatandaan, ilang beses itinaboy ng mga tauhan ng China ang ating mga mangisdang Pilipino sa mga dati nilang kinukuhanan ng isda. Kaya naman nangangamba ang mga ito ngayon na baka sa mga susunod na araw ay tuloy na silang mawala ng hanap buhay. Ang China na nais sakupin ang buong South China Sea ay naglalagay, naghuhulog at gumagawa ng kung ano-ano sa West Philippine Sea na ang marami sa mga ito ay hindi pa din alam ng ating mga tauhan kung para saan. Noong unang linggo pa lamang ng buwang ito, isang barko na naman nila ang namataan sa kabilang panig naman ng karagatan ng Pilipinas. Tila hindi pa talaga sila tapos sa kanilang mga ginagawang lihim na misyon at hanggang sa bahaging iyon ng karagatan ng Pilipinas ay nakarating na rin sila. Inihayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na namataan ang hindi otorisadong presensya ng isang research vessel ng China na Shenko sa karagatan at hilagang silangan ng Viga, Catanduanes. Batay sa ulat ng Tactical Operations Wing, Southern Luzon, na nagsagawa ng Maritime Patrol noong Abril 27, ang naturang vessel ay naobserbahang nakadaong sa lugar at wala umanong tauhan sa main deck nito. Ilang beses din umanong sinubukang makipag-ugnayan ng tosol sa pamamagitan ng regular na radio challenge, ngunit bigo ang tropang makatanggap ng tugon mula sa kabilang panig.
Ang naturang research vessel ng China ay naghulog ng hindi pa matukoy na bagay sa bahaging iyon ng ating karagatan. Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung anong klase ito ng kagamitan o bagay na misteryosong inihulog ng mga Chinese sa gitna ng ating karagatan. Ang bagay na inihulog na ito ng China ay maaaring isa sa kanilang gamit upang makontrol ang buong South China Sea. Malaki ang pagkakahalintulad nito sa isang underwater sonar na ginagamit upang makapagsagawa ng pag-aaral sa ilalim ng karagatan. Ilang araw lamang ang lumipas, ang mga tauhan ng Philippine National Police ay nakakita na naman ng isang kahina-hinalang unidentified floating object o device sa Makeda Channel na sakop ng Catanduanes, at ang bagay na ito ay nakuha ng isang mangisda noong 6 ng Mayo. Hindi inaalis ng mga otoridad ang posibilidad na ang bagay na ito ay mula sa bansang China. Nakuha itong palutang-lutang sa karagatan. Kulay asul ang hinihinalang tracking device na may body number na ARG06000M08 at may serial number na 61-5935 at may numerong 61-7000M. Natagpuan ng naturang device ilang araw matapos mamataan ang isang unauthorized research vessel ng China Coast Guard sa silangang bahagi ng Viga sa Catanduanes. Hindi po natin inaalis yung anggulo na maaaring pag-aari po nila, kaya nga po nagkaroon kami ng investigasyon sa mga baybayin ng munisipyo ng Caramuran para po malaman kung ito po ba ay pag-aari ng nakaukulang nakikitang vessel ng China doon sa malapit sa Biga. Hindi pa rin matukoy kung anong uri ng device ang na-recover, at nakipag-ugnayan na ang Caramuran Police Station sa Philippine Coast Guard at Maritime Police upang matukoy kung anong klase ng aparato ang naturang unidentified floating object. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad ng Catanduanes ang nasabing bagay para na rin mapag-aralan nila ito. Isa na namang kahinahinalang bagay na ginagamit ng China sa ating karagatan nang wala tayong ideya kung para saan nila ginagamit ito. Bukod dito, nagulat din ang mga mangisda malapit sa Baho de Masinloc sa paglalagay naman ng malaking tubo ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard sa loob mismo ng Baho de Masinloc nang hindi nila nalalaman kung para saan naman ito. Kasi nagkaroon na ng activity sa loob. So may nakabantay na doon, meron lang itinatay yung tubo sa gitna ng Baho de Masinloc. Ito ang naging pahayag ng mga sibilyang Pilipino na pumalaot sa West Philippine Sea nang dahil sa nakita nilang bagay na kahinahinalang ibinaon ng China nang marating nila at nakapasok sa 20 nautical miles ng Baho de Masinloc. Sa kanilang pagpalaot ay nakapamigay sila ng tulong at suporta para sa mga mangisdang Pilipino na doon din nangingisda. Ayon mismo sa leader ng grupo ng mga sibilyang ito, matapang nilang sinuong ang delikadong paglalakbay para lamang magtagumpay ang kanilang misyon sa lugar. Agad na sinumbong sa kanila ng mga mangisdang Pilipino na naroon din sa lugar na nasa isang buwan na pala ang nakakalipas mula ng pagbawalan sila ng mga barko ng China na makalapit at makapangisda sa mismong bahura. Subalit bukod sa mga hinaing ng mga mangisda, isa pa sa kanilang inamin sa grupo ng mga sibilyan ang paglalagay ng kahinahinalang tubo ng mga Chinese sa mismong bahura. Subalit wala silang ideya kung para saan ito at kung ano ang kinalaman ng tubo sa lugar. Hindi na nila ito naosisa dahil na nga sa pinagbawalan silang lumapit sa naturang bahura. Ayon pa sa mga mangisda, pinalibutan na din umano ang paligid ng bahura ng mga Chinese vessels. Ayon sa kanila ay 4 ang nagbabantay na barko sa bukana o mismong pintuan ng bahura, habang nasa 5 naman ang nasa loob mismo ng bahura na hindi din nila alam kung ano ang ginagawa nila doon. Bukod dito, hinihingan din sila ng mga huling isda ng mga Chinese ang mga Pilipinong mangisda na naroon. Hanggang sa kasalukuy na hindi pa din matukoy kung ano ang meron sa Baho de Masinloc at bakit nagbaon ng China ng malaking tubo sa mismong bahura. Dahil na din dito, nagpahayag ang China na masyado umanong nakikialam ang Pilipinas sa mga ginagawa nilang hakbang sa kanilang teritoryo. Kaya nagbabala din ang gobyerno ni Xi Jinping na magpapatupad sila ng bagong batas na kung saan huhulihin nila ang sinumang dayuhan na manghihimasok umano sa kanilang teritoryo. Ang pahayag na ito ay galing sa inilabas na artikulo sa South China Morning Post. Aarestuhin muna ng China Coast Guard ang sinumang dayuhan na manghihimasok sa kanilang teritoryo sa South China Sea, at hindi ito idadaan sa anumang paglilitis, at kaya umano nilang ikulong ang mga trespassers ng hanggang 60 araw, at ang bagong patakaran na ito ay kumpirmado din ng Chinese Embassy natin sa Maynila.
Subalit ayon sa Philippine Coast Guard, hindi umano epektibo ang ganitong klase ng pananakot ng China dahil gagawin pa din natin ang mga dapat nating gawin kahit na ano pang mangyari. Illegal din umano ang pagpapatupad ng batas na ito ng China batay sa international law.